Bago po dumating yung proyekto, grabe po yung hirap na pinagdadaanan namin dito, yung pumasok yung nuna sa amin. Yun po yung panahon na hindi namin malilimutan, na grabe yung gutom na naranasan namin. Yung mga nanay, syempre, hindi naman sila lahat nakapagtapos ng pag-aaral, kaya yung mga trabaho nila, dito lang, kung ano lang yung mayroon kami, yun lang yung kinukuha namin. Siyempre, kanya-kanya yun. Wala kasi kaming ano, hindi kami buo dati. Binuo namin na ang United Farmers and Thistle Folks nga organization. Ito, napag-isipan namin na magkaroon kami ng monitoring station kasi noon, ang mga bakaw namin, uling, kinakarga sa pambuti, lumalabas, hindi alam kung saan dinadala. At itong organization nito ay binubuo ng maraming kababaihan at mga interesado yung mga babae, ibig sabihin, mga babae na talaga ang nangunguna ngayon. Nagtatahi po yung lugong dals. Tapos po ang ginagawa po namin, pag nakabinta po kami, parang ibalik yung puhunan para maibalik, ibili naman po ng gamit. Tapos yung naging maganda nung yung ano namin, dami na order. Karamihan po sa ibang bansa, tapos may mga resort. Dito sa aming barangay, nakita ko na maraming kababaihan na marunong maglala ng sombrero. Ang ginawa ko, kinumbinsi ko sila na pwede ba kayong maglala at bibilhin ko. Malaki po ang naging epekto ng proyekto na galing sa SGP5. Una, nakapagtanim kami ng sabutan. Pangalawa, nabibigyan na kami ng seminars and trainings at nakapag-display na rin po kami, nakapag-trade fair na rin kami sa PICC last year. Very blessed kami. Salamat sa Diyos at binigyan kami nito. Tapos yung naiba yung pananaw namin. As a mother, nagkaroon kami ng force na hindi lang kami doon sa high school. At itataboy na namin yung mga anak namin para maging katulog para sa pagkain. Ngayon hindi. Ang nakikita ko sa mga members namin, nagkakaroon kami ng sentro para dun sa mga kids namin. Turuan namin sila na mag-aral talaga para sa kanilang future. Yung mga pangarap nila, nakikita kong gusto nilang taasan yon. Kasi dati, kung ano lang, hanggang dun na lang. Willing na sila. Pag may mga trainings and seminars, marami silang natututunan. Lalo na yung mga karapatan din nila bilang mga babae.